Isa ang Taiwan sa mga teritoryong dinarayo ng mga overseas Filipino workers para makipagsapalaran. Ayon sa pinakahuling tala ng Taiwan Ministry of Labor, nasa 150,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga pabrika dito. Kabilang dito ang mga kasambahay at mangingisda. Sa kasalukuyang umiiral na labor law sa Taiwan, 12 taon lamang pwedeng magtrabaho ang mga migrant worker dito. Subalit bago makapasok ang isang manggagawa sa Taiwan ay kinakailangan nitong magbayad sa mga recruitment agency ng nasa 60,000 pesos na placement fee. Bagamat may ilang mga kumpanya na hindi naniningil ng placement fee, ay marami pa rin mga nagbabayad ng malaking halaga dahil sa umiiral na brokerage system. Bukod sa placement fee, ay nagbabayad buwan-buwan ang mga OFW ng 1,500 hanggang 1,800 Taiwan dollar o katumbas ng 2,700 hanggang 3,200 pesos. Ang mga bayaring ito ang nagpapahirap at nagpapabigat sa gastusin ng mga migrant worker, malaking kabawasan sa maliit nilang kinikita. Kaya naman panawagan ng ating mga kababayan dito sa Taiwan na magawa ng solusyon ng bagong administrasyon ang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Taiwan upang tuluyan ng ma-abolish ang brokerage system at maging madali ang pagproseso at pag-apply. Ang kahilingan po namin kay President Marcos ay sana po ay maalis na ang placement fee dito sa Taiwan dahil napakalaki po ng binabayad namin dito sa pag-process papunta dito sa Taiwan. Bagamat walang official diplomatic ties ang Taiwan at Pilipinas dahil sa One China policy ng Beijing, nananatiling maganda ang ugnayan ng dalawang panig. Dahil sa new southbound policy ng Tsai administration, lalong sumigla ang trade, tourism at people-to-people exchanges ng Taiwan at Pilipinas. Paulo Dasal, UNTV, News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.